Ang susunod na programa ay may tema at eksenang hindi angkop sa mga batang nanonood. Patnubay ng magulang ang kailangan. Marami ang nagsasabi na normal daw sa mga kabataan ang maging mapusok at padalos-dalos sa pag-ibig. It is all part of being young, ika nga. Natural lang daw ang magkamali at madapa. Dito raw sila natututo. Sabi pa ng iba, tutal bata pa naman sila. Marami pang second chances. Pero paano kung dumating ang pagkakamaling hindi na mabibigyan ng pagkakataon? Dahil nang magising ka, ay natuklasan mong wala na ang iyong kabataan. Okay, Glass. Sino na sa inyo nakagamit ng kondo? Talagang gumagamit ka ng kondo. Sabi ko naman kasi sa'yo, hayaan mo lang yun, oh. Mag-concentrate ka na lang sa pag-aaral. Hindi mo naman kasi naiintindihan yung nararamdaman ko, May. Hindi ka pa kasi nagkaka-boyfriend. Hoy, ano ka? Di ba nga, nagka-boyfriend na ako. Pinakilala ko kaya sa'yo. Iba yun. Hindi ka naman in love dun eh. Ang sabi mo pa nga, sinagot mo lang siya kasi curious ka. Na gusto mo lang malaman yung feeling na may boyfriend, no? Di ba? Excuse me, miss. Sabi kasi nila, life is short kaya didiretso yun na kita. Pwede ba pairam ng 30 minutes ng time mo? Alam mo kasi, nagpustahan kami ng kaibigan ko. Naglalaro kaming Games of the Generals. Pwede ka ba maging arbiter para sigurado lang walang dayaan? Sorry, hindi akong marunong eh. Ikaw, May. Huwag ka ba? Sige na naman, oh. Sa'yo nakasalala yung posto ko. Will you be my arbiter? Please. Tara. Bro. Ito nga pala yung kaibigan ko, si Jeff. Jeff, si... Myra. And? Bianca. Game, simulan na natin. Dear Charo, third year college ako noon sa Cebu City nang makilala ko si Dennis. Unang beses pa lang namin magkita, pakiramdam ko may connection na kami. Hindi ko alam kung ano meron siya pero ang lakas ng dating niya sa akin. Pakiramdam ko kasi ang exciting niya kasama. Juice. Alam mo, pasensya ka na. Hindi kasi bagay dito eh. Masyado kang maganda. Kaya masusunod sa restaurant na kita i-date. Date? Nagte-date na ba tayo? Alam mo bang gusto ko na magtrabaho para makaipon. Kaso sabi ng tatay ko, wag daw muna. Sayang daw kasi baka matanggal ako sa dean's list. Pangarap kasi nun sa akin, makapagtapos agad ako. Para makasampa na ako ng barko, makapag-abroad. Ako lang kasi yung pag-asa nila para maahon kami sa hirap. Alam mo, paras pala tayo eh. Kasi kami, nung iniwan kami ni Papa, si Mama na lang yung mag-isang bumubuhay sa amin. Buti nga, nandyan si Tita Lily eh, para tulungan ako sa pag-aaral. Kaya yun, promise ko sa kanila na kahit anong mangyari, gagraduate ako. Para makabawi sa kanila. Kaya pala tayo magkasundo. Kaya pala bagay tayo. Kaya pala gusto kita. Paano man nasabi yun? Eh, di ba kakakilala lang natin kahapon? Hindi ko nga alam eh. Siguro wala lang talagang paliwanag. Grabe ka rin manligaw, no? Myra, hindi ako marunong manligaw. Alam mo, hindi ko rin kaya magpa-impress para makuha yung loob mo. Basta kung ano ako, yun na ako.
Kung ano ipakita ko sa'yo, yun na yun. Kapag sinabi kong gusto kita, gusto talaga kita. Ikaw ba? Gusto mo ba ako? Sandali yung... Perfect you. Sarap? Gusto mo? Okay lang. I would give anything I own. Give up my life, my heart, my home. And I would give everything I own just to have you back again. Tama na. Ang daming tao, nakakahiya. Oo, anong masama doon? Ina-express ko lang na naramdaman ko para sa'yo. I would give anything I own. And the second, the long-term capital. For long-term capital, industrial borrowers may tap several channels, large investment banking houses, serve large industrial enterprises by understanding to underwrite and to market stock and bond. Talaga? Namiss kita. Namiss mo ba ako? Paano naman kita may miss? Eh, tatlong araw na tayo magkasama. Valentine's Day na bukas ah. Sama ka sa akin. Saan? Mayra, sa maniwala ka sa hindi, apat na araw ko nang gusto sabihin sa ito. I love you. Dennis, hindi kaya masyadong mabilis? Kung ano man ang meron sa atin, walang kinalaman ng panahon doon. Basta't ang importante, alam natin sa isa't isa ang tunay nating nararamdaman. Huwag na natin guluhin pa. Mahirap ipaliwanag ang nararamdaman ko noon. Masaya ako sa kung ano man ang meron kami ni Dennis. Basta, walang commitment, walang formality, walang ligaw ang nangyari. Parang silent agreement na kami na. Layong kagabi lang kung ano ang mga pinagsasabi mo. Ay, sorry! Ako, Mayra! Ingat ka dyan sa brad ko, ha? Check mo yan! Bro, igit ka lang, eh! Sige na, huwag mo pansinin yun, ha? Kasi may gusto rin sa'yo. Igit lang yan. Bakit? Akala mo naman, mahal kita. Uy, nagpapalambing. Dennis? Pwede ba tayo mag-usap? Sino siya? Si Marites, kaibigan ko. May problema na naman. Kawawa kasi yan eh. Ano mo sa akin, humingi ng advice yan. Usapin ko muna. Ano? Sunduin kita pagkatapos ng klase mo, ha? Okay. Sino siya? Ha? Wala. Kaibigan ko lang yun. Ano sinabi siya? Doon ko muna sa klase mo. Ano na, bas? Ano yung libro ko? Kailangan ko yun bukas eh. Bati na tayo. Huwag ka na mag-alit sa akin.
Ang tagal ko naghintay kahapon. Sabi mo kasi susunduin mo ko. Hindi ka naman dumating. Sorry na talaga. Promise hindi na mauulit yun. Naipit lang talaga ako sa klase. Alam mo, miss na miss nga kita kahapon eh. Ikaw, lagi nasa isip ko. Huwag ka na magtampo. Bati na tayo, ha? Huwag ka na magalit, ha? Huwag ka na kasi magtampo, ha? Amin na. Oo na, hindi na. Sige na, ibigay mo na. Sigurado ka. Oo na. Uli ka natin muna. Teka. Kwentuhan muna tayo. Dito muna tayo. Saglit lang. Sige na, na-miss kita yung sobra. Please. Teka. Sige. Ganito na lang. Kung ayaw magkwentuhan tayo, magtitiga na lang tayo, ha? Ngayon, kung sino unang kumarap, ikikis niya yung panalo. Okay, ma. Sa gusto mo, magsimula na tayo. Sa dalawa, tatlo. Oh. Kumarap ka, kiss ko. Andayang kumarap ka, kiss ko. Sa ilong, eh. Kumarap ka, kiss ko. Ayoko, hinalikan mo kaya ako sa ilong. Kung hindi mo ako ikikis, ikaw ikikis ko. Dennis! Ikikis kita! Ano ka ba? Dennis! Bakit? Dennis, huwag. Akala ko ba, gusto mo rin ako? Oo nga, pero... Huwag kang mag-alala. Iingatan kita. May sandali! Uy! Myra! Myra, sandali lang! Ano ba? Ano? Sandali kita mamaya. Kwentuhan tayo sa boarding house. Myra, may problema ba? May nagawa ba ako? Kung nagigilty ka pa rin sa nangyari, Myra, walang masama doon. Dennis, hindi yun yung point ko. Hindi naman dapat nangyari yun eh. Wala dapat nangyari. Mali yun. Tsaka, ayoko na maulit yun. Siguro dapat din na tayo magkita. Thank you.
Myra? Ano nangyayari sa'yo? Ba't kising ka pa? Sumakit kasi yung tiyan ko, ate. May nakain ka bang hindi maganda? Baka naman nagpapagutom ka, eh. Sabi pa naman namin ng tita Lily mo sa mama mo na hanggang nandito ka sa amin, cargo ka namin. Hindi pa kasi ako dinadatnan, eh. Ate, may alam ka bang pamparegla? Wala, eh. Eh, baka naman kung ano na yung nangyari sa'yo, ha? Ah, hindi, ate. Siguro na-delayed lang ako. Sige, good night. Huling linggo ng February nung makumpirma kong buntis ako. Maraming bagay ang tumakbo sa isip ko. Bata pa ako. Paano ko siya bubuhayin? Paano ko sasabihin sa kanilang totoo? Dennis! Pwede ba kita makausap? Sandali lang. Kamusta ka na? Na-miss kita. Bukas magkita tayo sa plaza. Alam mo, Myra, lagi kitang iniisip. Dennis, hindi ako nakikipagbalikan. May importante lang akong gustong sabihin sa'yo bukas. Eh, bakit hindi na lang ngayon? Bakit bukas pa? Bukas, hihintayin kita. Sana makapunta ka. Unti-unti nang lumalaki ang tiyan ko. Pinilit kong itago ang kalagayan ko, kahit kanino. May buti dumating ka na. Kanina ka pa hinintay ng mama mo. Ha? Nak, dala. Ay, naku. Ah, anak, parang tumataba ka yata, ah. Anak, may gusto ka bang sabihin sa amin? Mm-hmm.
Sorry, Ma. Sorry. Alam kong mali. Hindi ko alam kung paano po ipagtatapat sa inyo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Ma. Sorry. Tahanan, tahanan. Andito naman kami. Anak, hindi ka namin pababayaan. Anong plano mo ngayon yan, Myra? Hindi ko po alam. Pero itutuloy ko po ito. Anak, sino bang ama? Gusto ko siyang makausap. Wala na po kami. Wala na kami, Ma. At hindi na po ako umaasa sa kanya. May responsibilidad siya sa'yo at dyan sa dinadala mo. Tama ang Tita Lily mo. Hindi ako papayag na sarilinin mo lahat ng problemang ito. Dalawa kayong gumawa niyan. Dapat harapin niya din to. Sabihin mo, sino ba yun? Estudyante din ba siya dun sa college? Ipatatawag ko siya dun sa opisina ko. Maghaharap-harap tayo ng pamilya niya. Rodinas? Sir. Pinapatawag niyo daw po ako? Oo. Magpo ka muna. Kaya kita pinatawag. Dahil may problemang kailangang ayusin sa inyo ni Myra. Po? Ano pong problema? Buntis ang anak ko. At ikaw ang ama. Ho! Myra! Paano? Pananagutan mo ba siya o hindi? Hindi pa po ako handa mag-asawa. Wala ako sa plano ko magpamilya. Sandali lang, huminahong ka. Ako nang bahala. Kung ganon, iho, wala kaming magagawa kundi kasuhan ka ng immorality. Mahuhold ang lahat ng papers mo dito sa school. Hindi ka makakagraduate. Pwede ba nila gawin yung pare? Pwede ba nila sirain yung kinabukasan ng anak ko? Alam mo, ayon kasi dito sa student's handbook, ang estudyante na gumawa ng immoral act sa kapwa-estudyante, pwede nilang i-kick out or i-hold ang credentials. Gagamitin naman nilang grounds for immorality sa kanya is yung pagtanggi niya na panagutan yung pagkabuntis niya doon sa babae. Hindi pwedeng, attorney. Hindi pwedeng hindi makagraduate ang anak ko. Ilang taon na namin ginapang pagpaaral sa kanya. Ang dami na naming sakripisyo. Eh bakit ba kasi nila ako pinipilit? Hindi ba nila alam na may pangarap pa ako? May sira ang plano ko po ng kapamilya ko. Para na ang kinabukasan ko. Yan dapat ang inisip mo bago binuntis yung babae. Tama na. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. May hearing pa naman eh. Attorney, tulungan mo kami. Abogado ka. Ituro mo sa amin ang dapat namin gawin. Okay, mag-alala kasi. Wala namang kaso kung wala silang mapapatunayan eh. Diba? Kaya ang dapat mong gawin, Dennis, itanggi mo lahat, pati relasyon mo sa kanya. Hindi po. Hindi ko po siya girlfriend.
Magkaibigan lang ho kami. Hindi ho totoo yan. Lagi ho nga niya ako hinahatid sa bahay namin eh. Pag-uwian po, lagi po kami magkasama. Baka po na misinterpret lang niya. Akala niya siguro nililigawan ko siya. Hindi po. Sinama pa nga niya ako sa frat house nila eh. Kasi po may party. Tapos po, doon, sinabi niya mahal niya ako. Apat na araw pa lang po nun. After namin mag-meet. Ewan ko, baka sanay lang talaga siya sumasama sa mga lalaki kahit di pa niya masyadong kilala. Pasensya ka na, Myra. But were you still a virgin nung nakilala mo si Dennis? Teka nga muna! Kailangan pa bang itanong yan? Nasa sa'yo yun, Myra, kung gusto mong sagutin o hindi. Opo. Siya po yung first experience ko. Isang beses lang po namin ginawa. Doon po sa boarding house niya. Ang bilis po ng pangyayari eh. Nag-uusap lang po kami. Tapos, hinalikan na niya ako. Tapos, yun. Yun na po. And exactly when did this happen, Myra? Anim na araw po. Pagkatapos na yung magkakilala. Anim na araw mo palang nakilala si Dennis? Hindi mo ba siya boyfriend nun? Sumama ka na kagad sa boarding house? Eh kasi nga po, minahal ko siya. Tapos sabi din po niya sa akin, mahal niya ako. Yun po. Wala ho akong dapat panagutan dyan. Wala po nangyari sa amin ni Myra. Hindi ko alam, baka iba ang nakagawa niya sa kanya. Pero hindi po ako. Maliha ka, Dennis! Bakit ikaw lang ba masisira yung buhay, ha? Pati ako! Masisira din yung buhay ko! Sinisigurado ko, mananagot ka, Dennis. Mananagot ka! Alam ko po, hindi nyo nagustuhan yung mga narinig nyo sa hearing. Sinungaling ang lalaking yun. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya. Hindi po yung sinasabi niya yung tinutukoy ko. Yung sinabi ko po. Anong gusto mong sabihin ko, anak? Na okay lang? Na anim na araw mo palang nakilalang lalaking yun, pero sinuko mo na ang sarili mo sa kanya. Akala mo ba ikaw lang napahiya doon? Anak ako din. Iniisip ko, anong klaseng inaba ako? Saan ako nagkamali? Kasalanan ko nga siguro. Kasi malayo ako sa anak ko. Siguro kung nandito lang ako, baka nabantayan pa kita. Baka napayuhan pa kita ng husto. Kaso wala eh. Malayo ako. Nagtatrabaho.
wala kang kasalanan. Kasalanan ko po. Kasi hindi ako nag-isip. Nagpadala ako sa mga naramdaman ko. Hindi ko man lang po naisip yung sakripisyo niyo para sa akin. Yung pangako ko po sa inyo ni Tita Lily. Ma, I'm sorry po. I'm sorry. Hindi gaya ng aming inaasahan, tumagal ang kaso ng ilang buwan. Kumalat ang balita sa buong eskwelahan at madalas kaming pag-usapan. Tuluyan na ako natigil sa pag-aaral at hindi na rin nakapagpatuloy si Dennis. November nung taong din yun, ipinanganak ko ang baby namin, si Dimples. Hey, dito. Tingin eh. Para tingin lang. Masama ba makita yung mukha ng bata? Baka maawa ka, bigla kang mapaamin. Kailangan maging matibay ka. Alam mo, hindi ko na kaya to eh! Hindi ko na alam ang gagawin ko! Ang bigat-bigat na! Bahala ka na ba? Ano mo to, ano? Bigla na lang lumabas. Sinasabi ko lang kung anong gagawin. Pagkalipas ng ilang buwan, hindi na sumipot pa si Dennis sa hearing. Naisip ko na talagang tumakas na ito sa responsibilidad at hindi na kayang harapin ang kaso. Myra! Ay, Tita! May maganda akong balita sa inyo. Nanalo tayo sa kaso. Nahood ang lahat ng paper si Dennis at hindi na siya makakagraduate. O ito, ito. O, ba't parang hindi ka masaya? Naawa lang ho kasi ako sa anak ko. Lalaki ho siya na walang tatay. Pareho ko. Aanhin naman ang anak mo ang irresponsabling ama at walang paninindigan. Naawa ka ba sa anak mo o naawa ka sa sarili mo? Huwag mo sabihing nanghihinayang ka at hindi kayo nagkatuluyan ni Dennis. Nay, galit ho ako dun sa tao. Galit ka, pero hindi pa rin nawawala ang pagmamahal mo para sa kanya. Matapos maipanalo ang kaso, ay sinabi ko sa sarili ko na life has to move on. Wala na akong naging balita kay Dennis. Pinilit ko siyang kalimutan. Ang hindi ko alam, habang pilit kong inaahon ang sarili ko, ay siya namang paglubog ni Dennis. Ikaw bro, ayin na ka pa. Dadaya ka. Ayun mo ito bro. Kaya pa ito eh. Isa mo. Ito na pala. Uy. Flowers for you. Salamat. Upo ka, upo. Oh. Kumain ka na ba? Ay, oo. Kakatas na ng break namin eh. Ano ba naman yan? Pinadaya mo ako eh! Umayos ka, pre. Pinadaya yan? Gusto ko lang ako eh! Ano? Ano? Umalis ka dito! Dito na lang ako kasi mabulok ako! Pwisit ka, Dennis! Pagod na ako sa kakaalaga sa'yo! Hindi, umalis ka!
Sige, parusahan mo rin ako. Parusahan mo ako sa mga kasalanan ko. Yun naman ako, di ba? Masama akong tao. Kung gusto mong mamatay, bahala ka sa buhay mo! Pero dahil hanggat hindi mo inaayos ang buhay mo, hanggat hindi mo tinatama ang pagkakamali mo, walang mangyayari sa'yo! Dennis, maawa ka naman sa sarili mo. Balikan mo na si Myra. Humingi ka ng tawad sa lahat ng kasalanan mo. Dennis, ayusin mo ang buhay mo. Sabi nila, life is short, kaya lalakasan ko na ang loob ko. Pero naman ng 30 minutes ang time mo. Myra, sandali. Myra, sandali, please. Myra, I'm sorry. Alam ko mali ako. Inaamin ko yun. Naging duwag ako eh. Ilang beses mo binigyan ng pagkakataon na itama ang mga mali ko nun, pero wala, tinalikuran ko lahat. Myra, please. Humihingi ako sa'yo ng pagkakataon. Please, pakinggan mo lang ako. Babalik ako dito bukas. Babalik ako nang babalik dito. Hanggat hindi ka humaharap sa akin. Naalala mo ba nung una tayo nagkakilala? Nung nakiusap ako sa'yo na kung pwede ikaw maging arbiter para sa laro namin ng Game of the Generals. Ilang years... Ano bang kailangan mo? Dennis, tahimik na yung buhay ko. Kung pwede lang, huwag ka nang manggulo. Myra, hindi mo naiintindihan eh. Ikaw ang arbiter ng buhay ko ngayon. Ikaw ang magsasabi sa'yo kung mananalo ko o matatalo. Nawalan ako ng direksyon sa buhay ko pagkatas na nangyari. Sabi nga nila, nag-self-destruct daw ako eh. Pagkagano pala, ang tao nagtatanong sa sarili, ano? Bakit ko ba sinira ang buhay ko? Sa lungkot? Sa galit? Oo. Pero higit sa lahat sa konsensya. Myra, hanggat hindi mo ako napapatawad, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Dennis, kung ikaw kaya yung nasa lugar ko, sa tingin mo, mapapatawad kita ng ganun lang? Kaya nga maghihintay ako, Myra eh. Kung dati sobrang bilis ang mga nangyari sa atin, alam ko sobrang bagal ng pagdadaanan ko ngayon para lang mabalik ang tiwala mo. Pumunta ako sa eskwelahan mo kahapon eh, kaso wala kang pasok. Kaya dito ko nalang dinila to. Salamat. Sa susunod naman, tumawag ka bago ka pumunta dito. Para hindi ako nagugulat. Mukhang pauwi ka na. Hatid na kita. Hindi na. Bukas na lang. Sige, ingat ka. Tama pala yung bayabas. Sige, salamat.
Ito na ba si... Dimples. Dennis Marie. Pinakala mo sa akin. Hindi ah. Kasi... meron din kaming kaibigan na pare. Dennis din yung pangalan. Tsaka... Dennis siya. D-E-N-I-S-E. Dennis. Alam ba niyang... alam ba niya kung sino yung papa niya? Alam ba niyang gago yung papa niya? Alam ba niya yung tinagis niya ng papa niya? Alam ba niya sinaktan ng papa niya ang mama niya? Natatakot ako, Myra. Hindi ako marunong maging tatay. Ganon din ako dati. Natututunan pala. Huwag kang mag-alala. Mararamdaman mo na lang yun. Ipinagpatuloy ni Dennis ang pakikipag-ayos sa akin bilang isang kaibigan. Masaya na rin ako noon sa friendship na meron kami ni Dennis. At sa time niya, para kay Dimples. Salamat, Maya. At hindi mo pinagdamot sa anak mo ang papa niya. Hindi ko alam na ganito pala kasarap ang maging ama. Alam mo, kahit habang buhay na ganito, hindi ako makangawit. Tama talaga si Marites. Mahanap ko lang talaga ang peace of mind. Pag inarap ko na ang mga nakaraan ko. So... nagkatuluyan pala kayo ni Marites? Si Marites... siya yung nakasama ko sa lahat ng pagsubok na dinaanan ko. Isa siya sa mga... tao nagpa-realize sa akin na kailangan ko na magbago. Kailangan ko na ayusin yung buhay ko. Okay yun. Mabuti at nakahanap ka na ng babaeng para sa'yo. Sana nga. Ikaw? Wala pa bang tinatawag na tito si Dimples? Gusto mong manligaw. Pero, ayoko muna. Gusto ko kasi mag-concentrate eh. Gusto kong mag-ipon para sa pang-aral ni Dimples. Nainitan. Hindi ba makipagod? Kanina pa kayo ah. Sa'yo. Hello. Naku, makita ko lang ito tumawa si Dimples. Masaya na ako. Nakawala yung pagod ko. Nag-enjoy ka na? Opo. Ah, nga pala, Myra. Doon sa sinasaya mo nung isang araw, yung tungkol sa pagpapaaral ni Dimples. Eh, gusto ko sana makatulong kung papayag ka. Bakit man ako tatanggi? Naisip ko kasi gusto kong maging proud sa akin na anak ko. Kung dati, kung paano ako ay ginapang ng papa ko para makapagtapos sa pag-aaral. Ganon din ang gusto kong gawin.
Parang ako nagkaroon ng bagong goal eh. Bagong purpose. Kung dati, walang direksyon ng buhay ko, ngayon meron na, ang anak natin. Kaso, paano ko gagawin yun kung... Paano ako babahon, paano ako magsimula alit kung hindi nga ako nakapagtapos? Pero sandali! Huwag na tayo magbulahan, Dennis. Aminin mo na, lahat ng pinapakita mo sa amin, lahat lang to palabas. Ano, para atras namin yung kaso mo sa school? At para makuha mo lahat ng papeles mo? Mayra, huwag mo naman ako husgahan. Aminin ko ito lang ay tanging paraan para maituwid ko ang buhay ko. Wala nang iba. Ito lang. Pero lahat ang ginagawa ko para maging isa akong mabuting tao. Para sa anak natin. Mayra, parang awa mo na huwag na natin sirayin ang buhay natin para sa pagkakamali natin dati. Humihingi ako sa'yo na pagkakataon na magsimula ulit. Please, Mayra. Nagkakamali ka ng desisyon, Myra. Nagpapadala ka na naman doon sa nararamdaman mo sa lalaking yun. Ma, siguro po panahon na para kalimutan natin yung nakaraan. Diba yung buhay, binigyan ako ng second chance. Bakit ko naman po pagkakait kay Dennis yun, diba? At paano ko naman nakakasiguro na he deserves a second chance? Eh, pagkakuha niya ng credentials niya, sigurado ako hindi na yan magpapakita sa'yo. Wala na akong pakialam kung anong gawin niya, tita. Hindi ko naman po ginagawa ito para sa kanya eh. Ginagawa ko po ito para sa sarili ko. Sana po maintindihan niyo na lang. Walang ibang may hawak sa buhay natin kundi sarili natin, Dennis. Yun yung natutunan ko sa lahat na nangyari sa atin. Di tayo nag-isip. Pakanta nga tayo. Mga bata pa tayo nun. Nagpadala tayo sa pagkabata natin. Tapos na yun. Tapos na tayo dun. Parehas na natin ayos ang buhay natin para sa anak natin. Kaya nga sa susunod na linggo, baka sumabak na ako sa Shaping Lines. Siguro dalawang linggo lang, makakapag-abroad na ako. Mayra, may naghihintay ng trabaho para sa akin. Congratulations. Maraming salamat talaga, Myra. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Tawagang ito agad. Ikaw rin na mag-iingat ka dito. Mamaya, pagbalik ko, tagal-tagal din to. Ikaw nang bahala. Alam mo na gagawin. Oo, basta alam na ako sa'yo. Yeah. Pierre, sakay na! Myra! Myra, sandali! Baka umalis na yung bus. Baka maiwan ka. Magpapaalam lang ako ulit. Bye-bye. Naalis na si Daddy. Okay, nakapahalik ng halik sa anak mo, ha? Baka kasi hindi ko na magawa yung pagbalik ko, eh. Baka may magselos na. Basta, Myra, kung may nahanap ng tito ni Dimple, sasabihin mo sa akin.
Nalimutan ko ibigay. Sa Myra, susulatan tayo, ha? Tatawagan. Tsaka, ingatan mo yung sarili mo, ha? Okay na lang, mga ako. Gawin mo na lang. Kasi, pag nabali na naman yung pangako mo, mas masakit. Sige na, alis na yung bus. Ingat ka. Bye-bye kay Daddy. Bye-bye. Sumasagot sa mga sulat ko. May siguro, nakaharap na ng iba si Marites. Hindi na niya ako mahintay. Eh, baka naman may nangyari lang. Naku, huwag ka muna mawala ng pag-asa. Ewan ko. Minsan tuloy, naiisip ko siguro kapalaran ko na tong karma ko dahil sa mga kasalanan ko. Mabuti na lang, nandyan kayong dalawa ni Dimpo sa nagmamalasakit pa rin sa akin. Alam mo ba, sabi ng mga kasama ko dito sa barko, tayong dalawa daw talaga ang bagay. Isa pa, may anak na daw tayo. Dennis? May nag-aalok na sa akin magpakasal. Gusto ko lang malaman mo bilang ama ng anak ko. Hello? Hello? Dennis? Nandiyan ka pa? Hello? Hello? Oo. Sinagot mo na ba? Eh, pag-isipan mo na mabuti. Eh, kung gusto mo, hintayin mo na lang ipagbalik ko para mapag-usapan natin. As a friend. Sige. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan kita may hintay. Sige. Bye. Excuse me, miss. Sabi nila, life is short kaya dediretso yun na kita. Pahiram naman ng 30 minutes ng time mo. Akala ko sa susunod ka pa na ba na uuwi? Baka kasi mahuli ako eh. Ayoko maghintay ka na. Gusto kitang ligawan ulit eh. Kaso hindi ako marunong nun. Paano yan? Malaki na naman yung anak natin. Ikaw na lang ang magdesisyon. Please. Be the arbiter of my life. Masyado tayo nagmadali noon. Eh, hindi natin binigyan ng
ng chance ang mga sarili natin para magkakilala. Ngayon, pwede na natin bigyan ng panahon ang bawat isa para mas makilala pa natin ang mga sarili natin. Mas maging karapat-dapat sa mga pag-ibig natin. One year after ng engagement namin ni Dennis, ay nagpakasal kami. Sino ba namang mag-aakala na mauuwi pa sa kasalan ang aming love story? Napatunayan naming sa isang relasyon, hindi lamang sapat ang pagmamahal, kundi ang kakayahang panindigan ang bawat salitang sinasabi ng bawat isa. Sabi nga, it's not enough that you said you love that person. Minsan, mas mahalaga yung ability mo to stand by those words. Kaya hanggang ngayon, patuloy naming pinaninindigan ang aming mga pangako sa kasal. Lubos na gumagalang, Myra. Indeed, life has a strange way of presenting opportunities. Minsan, nakatago ang pagkakataong ito sa likod ng pagsubok at problema. At kung haharapin mo ito ng walang takot, at hindi tatakasan, makakamit mo ang pagkakataong